natin ang nakaka-good vibes na chikahan dito sa Mars for More! Oh yes, Mars! Good morning, everyone! And hello sa ating mga kapuso all over the world na nakatutok via GMA Live TV! And Mars! Yes, Mars! Speaking of kapuso abroad, we have one joining us today at dadagdagan pa natin yan ng isa pang kapuso, Mars, na ready nang mag-spread ng positive vibes! Yes, and please welcome Mars Jackie LuBlanco and all the way from the US of A, ang bagong Mrs. Nancy Mars Gladys Guevara! Hello! Magandang umaga sa inyo dyan! Good morning! Dito ako! Dito dyan! I'm glad to see you! Mars, nice to see you! Welcome ka! Para yung bagong kasal! Yay! Congratulations! Isa na akong may bahay, Mrs. Yes! Isa ka ng Mrs. Kamusta ang buhay, Mrs. dyan sa US? Actually, pareho pa kaming yung pag-umaga, yung ay, may asawa na ako. Kahit siya, good morning, Mrs. Guardian. Good morning, my wife. So, parang hindi pa rin ganun nakakilig. Naka-ano ka ba? Nasa langit ka pa ba? Ano? Yes, nasa cloud 9 pa ako. Okay. Nasa cloud 9 pa. Honeymoon stage. Kamusta ang peanut butter business na healthy-healthy? Because the last time you guested, syempre you were starting that business pa lang. So, yes. How is it going now? So far, it's doing, so far it's doing okay. Meron akong mga resellers. Let's say, meron akong isa sa Iloilo. Meron isa sa Davao. So, at least it's good. It's good. And nag-expand na siya. Yeah. Mm-hmm. It's a blessing. Teka lang, binanggit nga namin kanina na nasa US of A ka. Uh-huh. So, siyempre namin masilip ang mga ganap mo dyan. Pwede mo ba kaming ikutin dyan ng very light? Alika, alika, alika. I-tour ko kayo. Let's go. Let's go. Pupunta lang kami dyan. So, nasan tayo, Mars? So, ano tong tinuturo mo? Ano tong mga makukulay na bato-bato sa likod mo? Ito ay mga art sa gitna ng disyerto. Na may okay. seven totem boulder, which is 35 feet high. Hindi ko rin maintindihan bakit siya nandiyan sa gitna ng disyerto nga. Pinupuntahan ng mga tao at pinuntahan ko. Okay. Wala lang, makulay lang siya. Naintriga ka rin, kaya pumunta ka rin. Nabudol ka rin. Maganda siya. Sabi kasi yun daw ang spot na pinupuntahan ng mga tourists at pasyalan. So, ayan. At eto yes. Naman, syempre, Vegas na Vegas, Mars. Or is this in Vegas? Nasa Vegas na yun siya. Oo. Tapos this one, nasa Vegas din yan. Yan yung pinakabagong casino ngayon dito, which is Circa. Napakalaki yan. Laki-laki yan. Ito, nasa labas na ako ng Circa. Ito okay. Yung tinatawag nilang Fremont. Fremont, yan, yung daan na yan, kung napapansin ninyo, nakita nyo lahat ng tao wala ng mask. Yeah. Oo. Or like, very hindi few people. Hindi ako gumaya, dahil yung mask ko doble. Ay, very good ka dyan. Oo, para kahit safe ka pa rin. Kahit may vaccine na. Okay, I remember. Okay. Ito yung nandito ka sa yung lumang Vegas, yung Old Town Vegas, no? At the glass, yung meron yan, parang yan, LED yung, sa yung walkway na yan. Okay. Yes. Tapos okay. yung screen, yung ceiling na yan, buong screen niya na sumasabay sa music. Ganyan. True. Tapos diba meron siyang paano? Ano ba yun? Yung... May zip line. Yun, may zip line dyan. Zip line. Taray. Ay, gusto ko yan. Siyempre, nandun ka sa sikat na fast food chain ng Pilipinas. Yan. Ito, hindi na nami-miss ng mga Pilipino lalo ngayon. So, kasi yan? Yeah. May Filipino store na dito. Yan, Luya. Grocery store. Filipino store yan. Ito. Yan. Luya. Yan ang puntahan ng lahat ng Pilipino talaga dito. Yun talagang makakabangga. And it's a Pinoy store talaga? It's a Pinoy yes, grocery store, Mars. Look, wow. Parang yung grocery store natin Mm-mm. dito at mas malaki pa. Oh, may tilapia, wow. May bisugo. When you went there, did you really intend to stay? And No, not kasi really. Kasi kailan lang nandito lang tayo sa Pilipinas pareho. Tapos ngayon,
when you decided to go there, was it just for time out or? Yeah, umalis ako dyan last year. Tapos sabi ko, magpapahinga lang ako, magpapasko ako dito sa pamangkin ko. Tapos babalik ako dyan ng March. After nung March, sabi ko, ay teka lang, mag-extend na pala ako. Kasabi ng uncle ko, nagbibigay din naman doon ng vaccine kahit visitor ka. So hinantay ko na yung vaccine. So kasabay nga nung vaccine, nagkaroon ako ng love life. Oh, ayan lang na, oh, the bride. Yeah, so, ayun na yan. How did you meet? Paano mo siya nakilala? Nagkakilala kami sa common friend, yung friend ng friend. Gusto mo yun? Yung friend ng friend. Okay, friend, friend kami ng nakakilala. Friend. Okay, okay. Ito nakakatuwa. Kasi yung first date namin was March 31 pa April Fools. April 1. Okay. So, nung nag-post ako sa social media ng hawak niya yung kamay ko, sabi ko, wag mabahala, April Fools nga, di ba? Sabi ko. So, hindi ko naman ina-expect. After ng April Fools, naglabas kami ng live video sa Facebook ko, kami na, April 12, linggo ng pagkabuhay. Okay. So, sabi ng mga kaibigan. So, may mga ano, ha? At saka Mars, parang tinataon niya talaga na may ganap. Yes, pero hindi namin sadyang pinlano yon. Sabi ko, ay, nung nag-announce tayo na, that's April 12. Linggo na ng pagkabuhay. Ang date namin, April 1. Easter Sunday, okay. Tapos, nung nag-uusap na kami and all that, kinasal pala kami Mother's Day. Diba, ang ganda? Wait, question, Mars Gladys. What brought you to the decision na magpakasal agad? Kasi knowing nakakakilala nyo lang, tapos syempre kakastart pa lang ng relationship, paano kayo biglang napunta dun sa kasalan? Alam kong marami magre-react dito kasi 'di ba? My life has been an open book. 'Di ba? But this time kasi parang ano, ito yung totoong masasabi kong spark. Ito yung totoong masasabi ko na, ay, may feelings na involved. Wait, si paano nga yun, Ate Gladys? Kasi syempre, you left the Philippines knowing that you were going to come back. So, hindi ka naman prepared talaga to stay at settle na in the States. So, ano na, paano na maging plano mo? Camille, parang binigyan na ako ni Lord ng ito. So, hindi ko na rin to ito na yun. Oh, happy for you, Mars Gladys. Thank you, Camille. Happy kaming lahat para sa'yo. Okay, ituloy natin ang chikahan while answering this question. What makes Pinoy's toxic? Nako, i-Mars sharing group natin yan sa pagbabalik ng Mars! Pamora! Hi, Doc Camille! Good morning! Welcome back to Mars Pamora, Doc Camille! Na-miss ka namin! Oo nga, tagal-tagal na. Good morning, everybody! Good morning, Doc! We're happy you're here with us. Doc, before anything else, can you please define kung ano ba ang toxic culture? Okay, when we talk of toxic culture, lalo na dito sa Pilipinas, ano, it is about yung nagkakaroon tayo ng deprivation of our opportunity to speak up. So, ang tendency, okay, halimbawa, kung meron silang fin-follow na norms, parang kailangan din yung pamantayan natin. We have to abide with that. Kaya kung minsan, ang tendency, kahit meron kang opinion, maganda yung gusto mong positive na input doon, parang, oh, sorry, and then you're being pressured to do such things, kahit na ayaw mo na talaga. So, it becomes not only a toxic na environment for you, pero definitely, it makes you affected to the sense na parang you have to follow. Tapos kahit na ayaw mo na, you become so irritated. And then, yun na, toxic na talagang the things. Parang nalalaso na din yung isipan mo to abide kung ano man yung gustong sabihin ng mga tao na of authority, elders, gano'n. Can you give us an example, Doc? Ang isa sa pinaka-example na talagang palagi nangyayari, yung crab mentality. Alam mo na yun, yun ng parang ayaw na ayaw ng iba na talagang nakakaangat ka. May mga pagkakataon din na yung ibang tao ayaw na yung pagsinabi ganito na umaman yan eh. Ay hindi, umaman yan sa masamang paraan. Alam mo yun, never silang gagawa ng, never nila sasabihin na talagang nakaangat siya dahil sa sariling sikap. And then definitely, you're pressured. Lalo na pag sasabihin, uy, 35 years old ka na, hindi ka ba nag-aasawa? Parang, bakit? Pero pang pamatay na kailangan 30, mag-aasawa ka na, gano'n.
Okay. Eto nga, Doc. Magbabanggit kami ng mga ilang Pinoy toxic culture traits. Tapos raise your hand like this or pa-X kung agree kayo na toxic ito or kapag na-experience yun na. So, pag ganito daw ang ating i-gagawin. Yan. Okay. 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 Yan. Okay. So, here's the first one. First, yung Pinoy mentality na dapat mag-anak para may bumuhay sa'yo pagtanda mo. Toxic yan. Hindi yan dahilan okay. Dapat kaya ka magkakaanak, Mars. Oo. Kung hindi, padamihan na yan, Mars! Hindi naman tama, di ba? Yeah. You have your children kasi you want to have a family, but hindi naman sila obligated na alagaan ka because meron silang sarili nilang buhay after a while. Ikaw, Mars Gladys. Pero meron pa rin kasi tayong yung sa Filipino traits, yung kahit na wala na sa poder natin yung mga magulang natin, talagang tinutulungan pa rin natin. Pero iba kasi yung uobligahin ka. So toxic yun. Doc Camille, ito kasi parang I remember nung before, nung panahon dati, parang ito talaga yung nagiging kalakaran ng Filipino culture na yung anak mo, pag-aaralin mo, pag nakapag-graduate na, siya naman ngayon ang magtatrabaho para sa pamilya mo. So I wonder, Doc Camille, is it still the same? Is the case still the same up to today? O medyo nabawasan na ba? At nag-iba na ba ang thinking ng mga parents ngayon pagdating sa pag-aanak at sa pag-oobliga ng mga anak na buhayin sila? Okay, may mga tendency na talagang sasabihin natin ang mga magulang ngayon, sasabihin, alam mo, nung panahon namin, palaging sasabihin yan, alam mo, nung panahon namin, ang mga bata talagang binibigyan ng responsibilidad, kaya ganun. So, it's either hindi na talaga siya sabihin natin nangyayari, pero yung pag-guilty na ginagawa ng mga magulang, na sasabihin sa inyo na, uy, alam mo, nung bata ako talagang, kaya nga ako pinag-aral dahil kasi sabi, papag-aralin ko yung mga kapatid ko. Tapos ngayon, kung hindi ko mapapag-aral yan, sasabihin nilang gano'n kahit papaano, o tutulungan mo kami. And then kung sakasakali, yung mga hindi nakapag-asawa, sasabihin na, kayong bahala kay nanay ha, kumisan napapasa siya. Okay. O ito naman, next toxic trait, Mars. Pag OFW ka, ang tingin agad sa'yo, mayaman at tuwing uuwi ka, dapat may balikbayan box ng pasalubong. Yeah. Anong tip nyo dito? Toxic yan. Ayaw natin yan. Toxic yan. Oo. Mars Gladys, Mars Jackie Lou, kayo ba na-experience nyo ba to? Or do you know anyone na ganito yung problema? Kasi minsan nababalitaan ko parang yung minsan excited silang umuwi. But sometimes they feel like, nako, eto na naman, ang dami na namang hihingin sa akin na kung ano-ano, pasok ba sa budget and so on. So, go Mars! Parang iisipin mo, di ba, hindi ka pa nakaka-uwi, tas mababalitaan nila. Lalo ngayon, di ba, ang mga friends mo nasa Facebook, alam nila nasa abroad ka. Yung nagme-message na yung size 7 ako ha, size 8, eh patago, ganyan. Yung parang obligado kung bilihin yung pasalubong mo. Eh, bago nga ako umalis na hindi mo nga ako kinakamusta, parang ganun. Yeah! Alam mo, gusto kong itanong yan. Mars Jackie Lou, what do you think? Not that it's happened to me, but I know of a lot na yung parang it's an obligation, parang hindi nila iniisip, okay, uuwi yung kamag-anak mo, siguro nga mas malaki yung kita nila doon, pero meron din silang sarili nilang pamilya at sariling gastusin, or you also have to think na siguro gusto naman mag-ipon nun, hindi naman siguro puro gastos. Lahat ay ibibigay sa'yo. Oo. Dapat ang mentality is, okay, uuwi itong kamag-anak or kaibigan mo. Kung ano yung ibigay sa'yo, tanggapin mo na lang. But doon, parang wag mo silang obligahin. Kasi kawawa naman sila, mahirap magtrabaho sa ibang bansa. Exactly. So lalo kami din, nag-a-abroad kami, hindi naman kami doon nagpasarap eh. Nagtrabaho kami para bilihin namin pasalupo. Totoo naman. Doc,
Doc Camille, ano ba talaga ang pasalubong? Ang pasalubong ba ay mandatory tuwing bumabiyahe o ito ay dapat ba kung kailan mo lang gusto o kung may budget lang? Okay, unang-una na nakakalungkot kasi sana kung sa OFW lang nangyayari yan eh. Kung minsan nagbakasyon ka nga lang doon, uy, pasalubong ha, automatic yun eh. Yes! Yeah, and then, you know, what is so difficult also, pagdating sa ganyan, no, may pasalubong ka na at yung magkikipadala. Actually, doon naman yung mahirap, yung maraming nakikipadala. Yan, so toxic po yan, di ba? Toxic talaga. Okay, ito. Last one. Ang tendency raw ng mga most Pinoys na maging reklamador. Example, meron daw tayong gusto, tas kapag nakuha na natin, reklamo pa rin. Mga Mars, sa tingin nyo, totoo, I agree, this is so toxic. I gotta Mars, say, Mars. Toxic. Yan ang nangyayari ngayon dyan. Ultimo nanay ko. Kunwari, may magpapadala ng mamon or whatever, or intimada. Ay, apat lang. Ay, wow. Wala pa to. Mars ba tayo ba? Libre! Libre yung patala. Libre na nga. Ang cute ni Dita. Baka naman kasi Mars nasarapan siya, kaya gusto niya ng more than four. Ikaw naman. Ay, naku Mars. Dapat may reserva. Yeah, sa inyo ba na-experience niyo po yung ganito na parang lagi kayong nakakarinig ng reklamo from other people? Oh, siguro dahil, hindi naman siguro innate, but siguro, parang siguro most of us, parang when we have something, parang, oh sige, okay na yan, pero siguro dapat next time ganito or sana ganito yung ibigay sa akin. Kumbaga parang nakakuha ka next time lang. Diba yung ganon, yung parang siguro we forget, ay oo nga, no, we should just be appreciative of anong meron. And siguro next time, diba? And probably because some of us talaga, aminin na natin, kasi ako aminado ako, minsan yung wala kang satisfaction, walang satisfaction ng tao eh. Parang gusto mo na to, ito na eh. Gusto mo pa ng marami. You give a hand, they take the whole arm. Parang ganon. Doc, ano ba itong, ano bang nangyayari? Why are we so complaining? It's because of the fact, dahil kasi tayo yung mga tao na palagi tayo merong, ano, ginugusto. Na, even though we're so satisfied, kasi tao tayo eh. Yun yung talaga nature na isang tao. Pero yung mga complaints natin bilang isang tao, natural siya. When it becomes not normal, is yung sobra yung to the point na talagang nagiging critical tayo. And we bash these people outright. Ang tawag ba dyan, na, doktora, eh, mema? Mema sabi na. Oo, parang mema sabi. Yan, ang lakas makalega ng mga taong mema. Mema reklamo lang, yeah. So, paano naman, Doc? Like, how can we, paano nga ba natin maiiwas ni mga ganito? Okay, first and foremost, we wanted to have a safe environment. So tayo mismo, kung may toxic people around us, we try to ignore them or kaya naman iwasan natin. Kasi palagi ang iisipin nyo, protektahan nyo rin yung sarili nyo eh. Lalo na sa mga ganitong klaseng tao na talagang walang ginawa kung hindi i-bash ka, walang ginawa kung hindi reklamuhan ka at reklamuhan, tapos eventually mabait ka lang pag pinautang mo, tapos pag hindi mo pinautang, kahit na binigyan mo na, may sasabihin pa rin. Second, being positive in life, it helps you to para at least medyo malessen yung negativity. Lalo na sa panahon ng pandemic, it's so negative na talaga yung atmosphere, yung behavior mismo ng mga tao, napaka-negativo. So bakit ikaw mismo mag-exude ng something na talagang, something to be inspiring? Uplift others, diba? So parang siya, itaas ano, natin ang bawat isa. Kapag you have nothing good to say, don't say anything at all. Yan! Totoo, Mars, diba? Siguro have a grateful heart na lang, diba? Totoo. Thank you, Doc! Thank you so much for this insightful topic. Siyempre, as usual, ang dami rin naman nating natutunan. Salamat. And Doc, for those na gustong siyempre mag-consult with you at kailangan ng iyong serbisyo, saan ba kayo pwedeng mahanap o makontak? Ah, okay. Meron kaming page in the Clinic of the Holy Spirit. Ako po yung mismo sumasagot doon para sa mga inyong katanungan, dahil because I know for a fact na it's so difficult for you na talagang to talk to us personally. Pero kung may mga questions kayo, I'll be the one to answer them. At huwag kayong matakot, dahil kasi hindi naman po ako magsasabi na meron kayong depresya. All you have to do is to ask for an advice, dahil kasi yun ang importante. Kung minsan ang gabay po nakakatulong yan para maging matuwid at maayos ang ating pamumuhay. Thank you so much po. Thanks, Doc. Ingat po kayo, Doc. And when we
we return, we have more fun chikahan na idadaan natin sa Laglagan. Tutukan nyo yan dito lang sa... Mars! Wala nang atrasan! Oras na para sa nakakalokang tanungan dito sa... Alright! Alright! First question. Meron ka bang celebrity manliligaw noon na tinutulan ni Mamita? Parang wala ata na tinutulan. Parang wala. Not that I can remember. Okay. Bilang lola, nang-i-spoil ka ba ng apo? Ay, oo! Nang-i-spoil talaga ako. Spoiler, lola! Okay, fine. Okay, ito! Hirap na hirap ka raw magkontrabida sa Oh My Love dahil sa comedians na kay eksena mo. Di pa paano naman kasi, kay eksena mo si Leo Martinez, si Ai de las Alas. Ang hirap-hirap magpigil na tumawa kasi matatawa ka talaga. I mean, hindi pa take, in between takes, nagpapatawa. So mahirap. And especially with Mahal, oh my gosh. Hindi pa nagsasalita si Mahal, tinitignan ko pa lang siya, natatawa na ako. Si Ate Mahal! Okay, tuwing nagkakontrabida ka, sino naman sa mga naka-work mo ang in-enjoy mong apihin? Sige, si Lovey po na lang. Okay, okay. Okay, what is your least favorite role sa movie or TV? If I have to hurt or be mean to children, it's very difficult for me. Okay. Ano ang ugali ng mga artista noon na sana meron ng mga artista ngayon? Siguro mas maging disiplinado at saka maging courteous. Kasi may mga ibang nakakasama ako na aywan ko lang kung nag-iiya silang lumapit sa iyo kasi hindi ka pa nila nakakatrabaho. Pero mas gusto ko sana na kahit hindi ka nila kilala or they've never worked with you, kahit magbigay-tugay lang. Because I think that's it's just being courteous and it's being respectful. Yes, oo. Siguro yun yung kulang sa iba na nakikita. Advice mo sa mga taong nagsasabi na they are too old for exercise. Ay, you're never too old to exercise and never too young to exercise. Yeah. Isipin nyo na lang ganito, you're never too old to think about your health. Okay. And last, what is the secret to staying friends with an ex? Ooh. Siguro do not stop trying to extend. If you have to make the first move, or if they're reluctant in the beginning, it's okay, don't be pushy, but still keep trying. Lalo na when there are children involved. Always humble yourself. Wala namang mawawala sa iyo. We're done with you. Okay, Mars, your turn. Siyempre, Mars Gladys, ikaw na. Bawal mataranta at magpakatotoo ka dahil laglaga na. Quick answer, quick and short answer. So, eto na, Mars, are you ready? Ayan na. Kaka-nervous naman to. Okay. Initials ng isang comedian na nahuli mong ninakawan ka ng joke or stand-up paandar. A. Bilang singer-comedian, ano bang mas mahirap sa'yo, kumanta ng live or magpatawa ng live? Kumanta ng... Parehong madali sa'kin. Ay! Iba din! Meron ka bang nakaalitang artista na hanggang ngayon hindi ka pa ready na harapin? Yes, meron. Bilang misis, ano ang isang bagay na hindi mo ever iko-compromise sa mister mo? Ano bang dapat? Turuan niyo ako. Ano bang hindi ko dapat i-compromise? Kasi okay, yes, mapagbigay ako misis. Okay. Sa totoo lang, sino ba ang boss sa inyong relationship? Pinaparamdam ko sa kanya na boss siya kasi 'di ba he's the man of the house. Pero pinaparamdam niya sa akin na misis niya ako and sinasabi niya na he has to listen to me. Wow! Ay!
eh. Ouch! Okay, okay. Diba? Kung sakaling walang pandemya, tingin mo ba sa US ka pa rin maninirahan? Yes. Okay. Name one thing about your life abroad na hanggang ngayon ay nag-a-adjust ka pa rin. Yung beautification. Beautification ba tawag? pwede Mars, okay, pwede Mars. Okay. Thank you, Mars Jackie. Thank you, Ate Gladys, for being so game sa ating lightning laglagan and of course for spending this morning with us. Thank you. Thank you so much for having us. Guys. Baka meron kayong mga gusto ni vlog or pasalamatan and now is your time. Sa aking Instagram, it's Jackie Ludan Blanco, and that's it. Thank you so much for always guessing here, so Mars. Always a pleasure. Salamat. Mars Gladys, go ahead. Siguro ano, pinapatapos lang namin to, lahat ng bagay-bagay. Si Mike, gusto rin niyang umuwi kasama ko dyan sa Pilipinas. Gusto niya magpasyal-pasyal kami dyan. Sabi ko, patapusin muna natin yung pandemic. Tapos baka abangan niyo yung mga kakanin. Magbabalik ang mga kakanin. Yan! Sarap mong magluto, Ate Gladys. We miss that. Hintay-hintay lang kayo. Kasi kakatatanim ko lang ng mga coconut. So, yung mga pipigain ko. Gata. Love it, love it. Thank you! Thank you, guys! Salamat! At para sa ating mga Mars at Pars, kami din! Please don't forget to follow us in our social media accounts. Hanap niyo lang ang Mars for more updates. And that's it for our chikahan! Thank you so much sa mga nakipagkulitan! At syempre, paandara! Ingat po kayo and enjoy the rest of your day! Magkita-kita po ulit tayo sa susunod dito lang sa Mars! Mars!